Valenzuela City, the Vibrant City. Pinangalang ikawalong most competitive highly urbanized city ng Pilipinas. Maayos na bahay pamahalaan, maraming pampahalaang serbisyo para sa mamamayan, matibay na sistemang edukasyon, maraming mga gusaling pangkalusugan. Para sa aming proyekto sa economics, pinapili kami ng aming maitatuguri ang economic asset ng Valenzuela. Ngunit, ano muna ang asset? Sa economics, ang asset ay anumang bagay na mayroong ekonomikong kahalagahan. Batay dito, napili naming bigyang halaga ang lakas paggawa, isang mahalagang aspeto ng yaman tao na sinasabing pinakamahalagang salik ng produksyon. Kaya naganap ang aming pangkat ng isang mahalagang bahagi ng sistemang pang-ekonomiya ng Valenzuela na maituturing economic asset na nakatuon sa lakas paggawa. Kaya ang pinili namin ang peso. Ang peso ay ang Public Employment Service Office, isang opisina kung saan makakahanap ng trabaho. Ito ay matatagpuan sa City Hall ng Valenzuela. Upang lalong makilala ang peso, nakiusap ang aming pangkat kay Ms. Luningning G. Martin, ang manager ng peso. Hello, magandang at ang peso. Ay, nakagawa. Sa pangalan itself, it's a Public Employment Service Office. So, lahat ng mga employment services, yun po ang binibigay natin sa mga Valenzuelan jobs. And aside from that, meron din tayo mga ibang programa na galing sa Department of Labor na makakatulong din sa kabuhayan sa susunod na panahon, economic status ng bawat taga-Valenzuela. Mga ibang programa ng dollar such as the livelihood, the entrepreneurs program, and the Tupad program, and many more. Bagamat maraming peso sa Pilipinas, masasabing katangi-tangi ang peso ng Valenzuela dahil ito ay nakatulong sa 150,000 ng Valenzuelano na makahanap ng trabaho mula taong 2005 hanggang taong 2012 at putuloy na ito'y tumataas. Sabi ni Ms. Luningning, ito ang pinakamataas na placement ng trabaho sa buong NCR. Actually, we are always the number one as regards to the number of placement or sabihin nyo yung mga nabigyan namin ng trabaho buong NCR. Ang Valenzuela rin ang naglikha ng valenzuelatrabaho.gov.ph, ang kauna-unahang website ng isang local government ng Pilipinas na nagtutugma ng mga job vacancies sa mga naghahanap ng trabaho. Katangi-tangi rin ang Valenzuela sapagkat nagtayo ito ng isang job generating office, isang gusali na tumutugon sa problema ng underemployment at unemployment sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa peso, sa CDO o Cooperative Development Office at sa Livelihood Office. Kung gayon, ano ang kahalagahan ng peso, paano ito nakatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas, at paano ito maituturing asset ng Valenzuela? Okay. Ano po ito nakakatulong sa ekonomiya? O siyempre, makakatulong sa ekonomiya. Pag may trabaho ang isang mamamayan, may matatag na nagiging matatag ang kanyang pamayanan. Diba? Kasi saan ba nabubuhay ang ating biyeno, diba, sa taxes. So kung walang laborer, saan tayo bubuhay ng taxes? So kung hindi ba bibigyan na employment, paano sila magkakaroon ng income? Saan natin ililak yung taxes? So tayo yung pinaka-root economic source, employment, and aside siyempre, this is my entrepreneurship. Just the same, kahit na entrepreneurship ka, business ka, you still need worker. Paano parang po ito maituturing na isang asset ng city? Asset ng city? Siguro hindi lang city, buong Pilipinas, buong mundo. Iba, paano ka mabubuhay kung wala kang trabaho? Kaya nga, hanap buhay. Pang para mabuhay ka, you have to work. You have to earn for your kids. Naniniwala rin ang pagkat namin na ang peso ay mahalaga sapagkat inaayos niya ang mismatch ng mga vacancy ng mga trabaho. No? The problem is the mismatch. Hindi magtugma yung mga pinag-aralan ng mga aplikante o yung skills ng mga aplikante doon sa mga job vacancies pa rin. Sa kasalukuyan, masasabi ng aming pagkat na ang peso ay maituturing isa sa mga pinakamahalagang economic asset ng Valenzuela. Maraming salamat.